Hello guys! Welcome back to our channel. Isa na namang magandang araw sa inyo. And guys, sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano na ang itsura ng aming paligid pagkatapos ng bagyong Kinta. So ayan guys, na-mention ko kahapon na nagtumbahan ang mga saging. Yan. Tapos, di ba kahapon sabi ko, hindi ko kaagad napakain ang aming mga baboy kasi dahil sa nabaling puno ng gemelina. So, ang ginawa ko, binawasan ko lang yung mga sanga para makadaan lang ako dito sa ilalim. Although, mahirap kasi kailangan kong yumuko habang tinutulak ko yung kareta na may kargang feeds. So, eto guys, yan. Ganyan siya. Nagtumbahan. Maraming saging na nagtumbahan kahit dun sa kabilang side. Tapos, marami ding yung puno ng pungapong, yung mga nagtumbahan din. Tapos, hindi ko pa rin naipakita sa inyo na dyan sa side na yan, yan doon, marami dyang mga yung giant taro, yung nagtrending sa Facebook na 20 to 50k ba ang price nun, marami dyan. So, natabunan na siya ng mga puno ng saging na nagtumbahan. Yan, ito pa guys, oh. Ang kawayan, hindi naman talaga sila naputol. Pero naka-bend lang sila. Ayan. Sayang kasi may mga bunga na yung saging na yan eh. Tapos, eto pala guys, kwento ko sa inyo. Itong sa part na to, di ba nakikita niyo yung mga nagtumbahang saging na yan. Nung way back December na nagkaroon din ng bagyo, lahat ng saging na nandyan din ay nagtumbahan din. Pero eventually, may mga sumibol naman ng mga bagong puno ng saging. Yet, ngayon, naging biktima na naman sila ng bagyo. Ayan, nandun sila sa kabilang side. Tapos, pasok tayo dito, dadaan tayo dito sa gitna. Hindi ko na ipapakita ang mga baboy, hindi pa ako nakapaglinis eh. So, titingnan natin doon sa kabilang side. Kung ano yung itsura, kung may mga nagbagsakan ba doon mga puno. Tingnan natin. Daan tayo dito. Wala pa nga kaming kuryente hanggang ngayon guys eh. Pero nireport ko na kanina. Yan. Ko, ang mga kanyang tinanim ng mga puno ng nyog. Naayos naman dito na side. Noon. Ang mga kapitbahay namin may mga kuryente na kami lang wala. So kanina, nagpunta akong bayan para i-report. Kaso hindi daw nila pa priority ang mga single house. Oo nga, yun ang term yung ginamit sa akin. Kasi mas priority daw nila yung mga barabarangay. Yung sabi ko naman, naiintindihan ko naman yun. Kaya lang, dapat tingnan din nila kung they'll mark it as urgent. Kasi ang naputol, kaya kami nawala ng kuryente, ang naputol ay mismong kawad from the main, yung main line papuntang metro. So yun, tapos medyo nagdi-diklap-diklap kasi kaya delikado. Ewan ko lang kung ano gagawin nila, kung pupuntahan nila mamaya. Pero sana, kasi delikado nga eh. Ayan. Doon. Dito tingnan natin. Kung may mga ito, mga gabing San Fernando. Hindi, may punong nabali. Talagang ang mga puno ng kawayan ay natiling matatag sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Habang ang mga saging naman ay yan, devastated. Ito naputol na rin. Pero kung tutusin, parang wala naman masyadong grabing pagkasira dito sa amin ha. Although kanina yung nagpunta akong bayan, nakita ko nga na may naglandslide dun sa may tulay. Kaya medyo may konting traffic. Pero hindi naman ganun kagrabe. Passable pa naman yung way. Yan. Tapos ito, ang mga bunga ng pomelo. Yan, nagkandahulog.
Tapos, itong aking, itong puno ng gumamela na to guys ay 6 years old na. Ayan, may part na naputol din. So far, hindi naman ganun kagrabe ang pinsala. So, ang gagawin na lang namin ngayon ay maglilinis na lang, unti-unti. Yan, nababawasan ang branches ng puno ng talisay. Napakalaki ng puno ng talisay dito. Tapos, eto guys, etong puno na to, although dyan siya tububo, sadyang hindi namin siya pinuputol kasi pang shade din pag merong mga baboy sa mga koral na to. Kaya lang, dahil sa lakas ng sa bagsik ni Quinta, natumba siya. Ngayon nakakalungkot isipin kasi ang punong ito, hindi ko alam kung anong tawag ng puno, sa punong ito eh. Ito ay tambayan ng mga panike tuwing gabi. May nakikita ako dito mga panike eh. Mga tatlo sila. Tuwing gabi talaga yan. Dito sila sa punong to. So hindi ko alam kung saan na sila nag-relocate. Yan. Yan. Yung puno ng guyabano doon. Yan, kadami namin kailangan linisin. Kailangan iligpit. Yung mga dahon ng nyog. Pero good thing, hindi ganun kalaki ang pinsala. Kayang-kaya ng linis lang. Wala masyadong major repairs. Alright guys, that's all for today. Thank you so much for watching. Ipinakita ko lang sa inyo kung ano ang nangyari sa aming kapaligiran right after Bagyong Quinta. So far, so good. Wala namang masyadong major disaster na nangyari. So, kayang-kayang lilis-lilis lang kagaya nung puno sa likod ko. Mamaya hihilahin ko yan. Titingnan ko kung kayang-kaya ng power kong hilahin yan para matanggal na dyan. And I hope guys na sa inyo din kung kayo may dinaanan ng Bagyong Quinta, sana ay okay kayo, walang malaking pinsala na nangyari sa inyo. And by the way guys ha, meron na naman daw papasok na panibagong bagyo. Let us all be safe, unahin natin ang ating safety bago ang lahat, okay? And thank you so much again. If you like this video, please give me a thumbs up sign. And of course, kung may comment kayo, leave it down below. Sulat-sulat lang kayo dyan. And isa pang end, subscribe kayo naman. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, and once you subscribed, please hit on the notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago akong video uploads. So guys, yun lang. Stay safe and don't forget to live, laugh, love. Bye!